natin ang topic na may kinalaman sa charcoal powder. Marami po kasi ang nagsasabi na ito raw po ay mabuting pampaputi ng ngipin. Kung tunay po ba ito at kung mabuti nga ba sa kalusugan ang paggamit nito, narito ang aking report. Napag-alaman sa American Dental Association na walang sapat na pag-aaral na ang paggamit ng charcoal powder ay nakapuputi ng ngipin. Ang charcoal powder ay ginamit noong 1800s bilang gamot sa mga aksidenteng nakakainom o nakakakain ng lason dahil pinahihinto nito ang paghigop o pagsipsip ng mga lason mula sa nakain o nainoma. Ayon sa isang fashion magazine na Bazaar, ang charcoal powder ay hindi pampaputi ng ngipin kundi nililinis lang nito ang ngipin. Ayon kay Geberalist Dentist Christine Frank ng Chicago, ang charcoal powder ay delikadong gamitin bilang isang toothpaste dahil naglalaman ito ng carcinogenic na isang toxins na maaaring pagmula ng cancer. Ang charcoal powder din ay hindi pa umano naaaprubahan sa US Food and Drug Administration bilang pamalit sa toothpaste. Gayun din, sabi sa mga medical study na ang charcoal powder ay lubhang delikado sa buntis, bata at mga nanay na nagpapasuso. Sa halip na charcoal powder, ayon sa mga doktor, may ilang alternatibong pwedeng gamitin na pampaputi ng ngipin. Kabilang dito ang baking soda na nagtataglay ng whitening ingredient at breath freshener na matatagpuan sa mga toothpaste. Maaari rin itong gamitin toothpaste sa madaling paraan sa paghalo ng baking soda at tubig. Nakatutulong rin anya ang diluted hydrogen peroxide sa pagpaputi ng ngipin kung gagamitin ito sa bagbababad ng mga toothbrush bago gamitin. Paalala ng mga eksperto, huwag gamitin ang hydrogen peroxide na may mataas na kemikal dahil maaari itong umantong sa pagka-impeksyon ng gums. Payo rin ng mga eksperto, magpakonsulta sa mga dentista para mabigyan ng nararapat na gamot o ilang alternatibong paraan kung gusto talagang pumuti ang ngipin. Sa mga panahon din naman kasi ngayon, marami na pong paraan or technology na nakakaputi po ng ngipin. Pero kapag po merong mga charcoal powder na ibinebenta, lalo na po sa tabi-tabi lang, aba magdalawang isip po tayo sa pagbili at paggamit nito. Sabi nga po sa report, may mga benepisyo ito, pero hindi bilang pampaputi ng ngipin. Lalo na may chemicals din po itong taglay na pwedeng pagkuhaan ng cancer. Mahirap na po. Doon lang po tayo dapat sa sigurado para hindi naman masangkala ng ating kalusugan. Tsaka bago po gumamit ng mga hindi pamilyar po ng mga toothpaste o anumang ginagamit sa ngipin, ay kumonsulta muna sa mga dentista. Salamat sa panunood sa video na ito. Mag-comment para alam namin ang opinion mo. I-like at i-share din ang video na ito. Mas marami ang makakapanood, mas maraming matutulungan. I-like at i-share din po ang DZRH News Television Facebook page para kung may bagong balita at impormasyon, ma-notify ka mula sa DZRH, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maraming salamat.